Anong ganap sa mundo ng showbiz? Dismayado si Maine Mendoza sa kumalat na balitang official ang pagbibiyahe nila ng asawang si Quezon City Congressman Arjo Ataide sa Europe sa mga susunod na araw. Nag-react si Maine sa ulat ng Inquirer.net na ang Europe trip nila ni Arjo ay official trip as part of his position as Vice Chairperson of the House Special Committee on Creative Industry and Performing Arts. Tweet ni Maine, "The article is still misleading and lacking context. It insinuates that this trip is at government expense. There are two kinds of official travels and I hope you include that in your article and where this trip falls under. I will probably be asked to delete this again but I shall say it again one last time. Everything is at personal expense. 100%, no government funds will be used. Hope you can insert that somewhere in your article. Salamat." Ipinagtanggol naman ng Inquirer.net ang kanilang ulat at sinabing walang mababasa sa article na popondohan ng gobyerno ang biyahe. Ayon pa sa news website, sa mismong kampo ni Arjo nang galing na official trip ang biyahe nila ni Maine sa Switzerland, Italy at Greece. Newlywed couple Quezon City 1st District Congressman Juan Carlos Arjo Ataide and Maine Mendoza Ataide will be heading to Europe on an official trip as Vice Chairperson of the Special Committee in the Congress on Creative Industry and Performing Arts on August 5, despite the fact that he will be on official trip from August 5 to 27. Ataide will be working remotely while even he is away since his work in the Congress and in his district, among other venues, are endless. Ang mababasa sa bahagi ng press release mula sa kampo ni Arjo. Bago ito, tinawag ni Maine na fake news ang ulat. Arjo will go to Locarno, as his film is part of the Locarno Film Fest. Our personal trip after that is at personal expense out of our own pockets. Kinastigo rin niya ang mga netizens na agad naniwala sa balita. Next time yung magagaling nating netizens kung walang time mag-fact check, huwag padalos-dalos sa pag-react. Mema minsan, pati kayo nagpapaloko sa maling balita at impormasyon. Sayang ang pagiging woke kung lahat na lang papaniwalaan. Anong masasabi mo sa balitang ito?